Nagbabalik tayo ngayon dito sa Taong Bahay. Katulad ng pinangako ko sa inyo kanina, kasama na natin ang director at isa sa lead actor ng isang magandang pelikula ulit from TOFARM Film Festival. Good morning! Good morning! Good morning po, Jason. Umaga. At syempre sa ating lead actor na si Francis. Good morning! Magandang umaga! Oo, i-introduce ulit nila sa atin yung isa ulit, pang-apat na ito no, sa mga pelikulang nag-qualify sa TOFARM Film Festival. And unang tanong ko muna, tungkol ang mga storya sa pagpa-farming or agriculture. Yes po. Oo. Sino ang nakapag-conceptualize ng napaka-interesanting anong storya? Ako. Nahiya. Ako rin po kasi yung writer nung script nitong pelikula. And before pa magkaroon ng call for entries ang TOFARM, nasulat ko na siya way back 2012, I think. Mm-hmm. So nagkaroon ng call for entries, medyo busy sa buhay, wala akong time magsulat ng script. Hinalungkat ko yung baol ko ng scripts and nakita ko, anak ng farmer yung bida ko dito sa script yes. Na to. Ah. Baka pwede kong ipasa. So my question is, since nasulat siya or yung konsepto ay nabuo bago pa yung TOFARM, saan nang galing yung inspiration na merong anak ng farmer? Ikaw ba ay galing sa family of farmers or? Hindi naman. Well, I guess yung mga ancestors ko farmers. Pero ako talaga, laking syudad. So, wala akong connect sa farming. Pero, aware ako sa issues na kinakaharap ng mga ng agricultural industry. And since yung pelikula namin is about, it's basically about social inequality. Yun, naisip ko silang isama sa script ko. Yes. Question naman para kay Francis. Francis, ang ganap mo dito, anong role? Gaganapin ko yung role ni Danny. Isa siyang child executive. So nabanggit nga ni Direk na the movie is about installation of knowledge, which is an overnight process na lang. So ako, having maybe the sufficient money needed, na-installan ako at my young age. Okay. So dahil doon, dami kong info, dami kong knowledge, it resulted na naging child COO ako. Wow. Yan, okay. Of a really big company. So mapag-acquire ng knowledge pa lang ngayon sa pelikulang ito, it's just overnight installation. Opo. Okay. Siguro para mas klaro sa mga audience natin, ang pelikula namin kasi Instalado, ang title, kakaiba po siya kasi science fiction ang genre. Yes. It's a genre that is rarely done here in the Philippines. So dito po sa mundo ng Instalado, parang near future Philippines, kung saan meron ng technology, kung saan pwedeng magpa-install ng knowledge yes. sa utak. Overnight lang yung process. Kasi diba usually ilang taon ka mag-aaral? Like yes. 16 or... 4 to 5 years. Well, college for example, 4 to 5 years, diba? Dito, basta meron kang pambayad, pwede kang gumraduate, diba? Yes. So aside sa merong ini-install na knowledge overnight, ano pa ang kakaiba sa pelikulang ito? More of ano siguro, kumbaga, pinakita ko dito sa pelikula kung paano theoretically makaka-affect yun sa iba't ibang klase ng buhay ng Pilipino. Anong epekto nito sa mga mahihirap? Anong epekto nito sa farmers? Anong epekto nito sa mga privileged families like yung character ni Francis? Ayun. Kumbaga, aside from the science fiction part of the film, parang it really talks about, you know, society. Yes, correct. Na kanina na panood ko yung trailer ng movie. Very cinematic yung dating. Oh. Is that one of your ways or mga strategy to mas magmukha siyang farming tapos ma-compel na kailangan talaga ng mga tao na merong knowledge para magkaroon ng development sa buhay nila. I guess farms kasi are really cinematic by nature, di ba? The wide spaces, the simplicity of the visuals. I guess it just so happened na ganun yung kailangan ng kwento namin. Kaya shinoot namin siya ng ganung paraan. Yun. Nakakatuwa. Tanong ko ulit kay Francis, ano ang mga naging challenge mo sa pagganap doon sa isang batang COO na ininstallan ng knowledge? Alam mo yung parang panahon sa buhay mo na tingin mo alam mo na lahat? Na ganong stage ng pagkabinat at dalaga natin. I had to go back there. Okay. Kasi, ang parang pagkaintindi ko sa script or sa character ko was I was the kind of kid na, dahil nga other than the fact na meron akong installation sa ulo ko, I really know a lot and parang that resulted to parang alam yung parang medyo may pagka bossy, may pagka parang ay alam ko yan, hindi you can't
do it better than what I do. And syempre yung kailangan dapat sobrang executive yung datingan. Yes. Angat na angat. Sa iba ganyan. Tulad ng sinabi ko kanina, actually I had to watch a couple of movies for reference. I had to check my clothes. Yes. Nag-scan ulit ako kailang CEO, so it means kailangan iba-iba yung naka-corporate suit, attire. And sinabi sa akin direct Jason, nagkaroon ka kami ng time na tumawag siya. Kailangan ko basahin yung script in English. So talagang inaral at, yeah, at talagang isinabuhay. Ano ba immersion ang sinasabi para talagang maipakita sa mga tao na I'm a young boss? Well, I just had to prepare really for a very important role. So that's what I did. Kakaiba din kasi yung role niya talaga. Mm-hmm. Di ba? Parang madalang ka mga... hindi siya existing character sa paligid natin. True. So he really has to create the character. Kaya parang nagkakaroon ako ng pagtataka ba ang pwede mo matawag doon, kasi di pa kapag nag-act ka, kapag ka you're able to parang nasa puso mo na yung pagiging young boss, nahihirapan ka ba na to detach yourself? Halimbawa, tapos na yung shot o cut. That's the art of acting. Mm-hmm. You get to believe parang in a very small amount of time, then you can detach. It's like playing a game. Mm-hmm. Parang ganun. Pero syempre, insisting ko sinasabing laro siya. Pero parang, kaya ko siyang i-relate sa parang, it's like playing a certain thing in which you can create, you can try this, try that. And then withdraw yourself. Very privileged ako na hinayaan ako ni Direk mag-explore. So, hindi naman siya naging bossy after na shoot. So, yun nga yung gusto ko itanong. Detach naman ka agad. Si Francis. Alam ni Francis yan, paano mag-detach. Yeah. Madali lang yan sa kanya. And the quality of the movie, just by watching yung trailer kanina, it looks as if talagang magandang movie siya. But apart doon sa moving na gawa ninyo, apart doon sa napakita nyo or na-portray sa movie, yung kahalagahan ng knowledge para sa pag-unlad, how can you contribute further in the improvement of the society, lalo na sa agriculture? Actually, for me as writer and director, it's our movie is not really about the importance of knowledge, but it's about the social inequality. Yes. Kumbaga, parang metaphor yung pelikula sa educational system natin sa Pilipinas. Kumbaga, parang kung sino lang may kaya. Kung sino lang ang may kaya, sila ang nakaka-afford ng education na quality, and as a result, nagwa-widen ang economic gap. Yes. So yung mga tao na walang privilege to afford education, naiiwan sila sa society. Sino yung mahirap, lalong nagiging mahirap. Sino yung may kaya, sila yung mas nakaka-afford ng quality education. Mm-hmm. Itong mga malalaking kumpanya, mas hina-hire nila yung mga graduates galing dito. Mm-hmm. Di ba? Lumalawak yung gap. Yun ang mas punto ng pelikula namin. Kumbaga, imbes na magkaroon ng pagtutulungan between the society, yung mga members ng society, lalong nagkakaroon ng di pagkakaunawan. Division. Yes. Oo. So ating pagbabalik, marami pa tayong malalaman at pagkukwentuhan. Kasama siya si Direk Jason at ating lead actor na si Francis. Kaya tutok lamang, babalik pa ang Taumbahay.